This is the common problems I always receive all the time. Nakakatanggap po ako ng mga messages, tawag ng ating kababayan dito sa Turkey tungkol po sa kaso ng divorce. Yung mga asawa nila, dinadala sila sa court para magdi-divorce. Nag-aalok ng divorce, tinatakot sila, kaya napilitan akong gumawa ng video dahil makakatulong po ito sa ating lahat na nandito sa Turkey, lalong-lalo na yung may mga asawang Turko. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo, si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang divorce in Turkey. The divorce procedure in Turkey po, kailangan po yung inyong marriage ay registered in local registrar service. Yung kung sa Pilipinas man kayo inikinasal, kailangan naka-register siya sa statistics. Kung dito naman po kayo sa Turkey kinasal, kailangan naka-register siya sa local vital statistic office. Ang tinatawag nila dito ay sa Nufus Mudurluğu. If you want to file a divorce in Turkey, kailangan po talaga ng assistant ng lawyer or Turkish attorney. Kasi po, kailangan yung magbigay ng must grant the lawyer a power of attorney. They can also make the trial in private or in public. Kung ayaw ninyong i-public yung inyong trial, pwede naman po ang private. Ang judge po ang magde-decide sa meron pong tinatawag dito na reconciliation period between 1 year to 3 years. Bibigyan kayo ng chance mag-asawa na magkabati kayong muli. After the divorce, usually ang babae, yung apelyido niya ay bumabalik sa kanyang dating pamilya. May mga consideration din po na kung gusto mong manatili yung apelyido ng asawa mo, ang korte po ang magde-decide dyan. After po na mag-grant ng lawyer ang inyong divorce, ang babae po ay hindi allowed na mag-asawa within 1 year. Kailangan mong palipasin muna ang isang taon bago ka mag-aasawang muli. Kung gusto po ninyo both husband and wife na nag-divorce na kayo at gusto nyo mag-asawa, after 300 days, ang court po ang magde-decide kung i-allow kayo na mag-aasawa. Kasi depende po sa kaso ng inyong divorce. Tungkol naman po sa child custody or sa kapakanan ng mga bata, ang judge din po ang magde-decide kung kanino mapunta yung bata, kung sino sa mga spouses ang makapag-provide ng needed care, emotional and financial. Kung kayo po ay nag-divorce dahil sa violence issue, meron pong restriction dyan, limitation sa pagbibisita ng one party sa kanilang anak. Now we will talk about the grounds of divorce in Turkey. May mga dahilan po kung bakit nagkakaroon ng divorce dito. Ang pinaka-common po dito ay hindi pagkakaunawaan na nawawala na ng feeling ang both husband and wife. Ang tawag po dito ay terms of incompatibility. This is the common cause of divorce in Turkey. Yung hindi na sila compatible, hindi na sila nagsishare ng the same ideas and feelings. Wala nang ka-feeling-feeling talaga sa kanilang dalawa at wala nang pagmamahal. Yun po ang number one na cause ng divorce dito sa Turkey. According to the Turkish civil law, there are others grounds for divorce. Ito po yung adultery, unpredictable behavior in one side, husband or wife, maltreatment, physical violence or attempted to kill, or one of the spouse has committed a crime. Desertion, or yung husband or yung wife, you are separated within 6 months, malayo siya, nasa ibang bansa at pinabayaan kayo at the separation continues, it's also ground for divorce.
mental disease or breakdown or unretrievable marriage. Turkish divorce procedure is not lengthy. Hindi po mahaba ang procedure na ito dahil naka-base po ito sa Swiss family law. It continues to put an end or Islamic rules. The contentious divorce suit or the consensual divorce. The contentious divorce suit is one, go to the court and file for divorce, conflicts with other party, mental illness, or adultery. Tinatawag na contested divorce or contentious divorce. Uncontested divorce is one who goes to the court and file for divorce, and the other one is have no objection. Yun bang isa or yung asawa mo pumunta sa korte, nag-file ng divorce, tapos no objection to you, yun ang tinatawag na uncontested divorce. A party should apply divorce in the court. The court will hear both parties. The court will allow witness or interview the witness, and 16 days after the court proceedings, 16 days magde-decide po ang korte tungkol siyan. Agree yung both party about divorce. Mas mabilis po yan. In 3 weeks, madi-divorce po kayo. Lalong-lalo na pag sumama kayo sa asawa ninyo sa korte, binitbit kayo doon at mag-appear kayo dalawa. Ibig sabihin po noon is pumapayag kang mag-divorce. Ang consensual divorce procedure naman po ay the spouses should be married at least 1 year. An agreement was drafted and signed by both partners. Both partners come in front of the judge and give their decision for a divorce. Sa kaso po ng consensual divorce, hindi nyo na po kailangan pa ng abogado kasi nagkakaintindihan na po kayong dalawa na kayo ay magde-divorce. Pero kung ikaw po ay foreigner at hindi mo naintindihan yung pinagsasabi doon sa korte, kailangan mo pa rin ng lawyer, kailangan yung mag-provide ng Turkish lawyer para sa iyo, lalo na sa mga kababayan nating Pilipina. Kailangan nyo po talaga mag-seek ng Turkish lawyer. Ang consensual divorce po ay naggumagawa po yung husband ninyo ng agreement tungkol sa custody ng anak ninyo, saan po siya mapunta, mga agreement ninyo kung ang may meron po kayong mga pag-ari-arian na paghahati-hatian ninyo na naipundar nyo during marriage. Ang agreement na yun ay isinubmit sa lawyer. After you submit the petition in the court, within 16 days po, magbibigay po ng ruling ang judge tungkol kayong amicable or pumapayag po kayong both na mag-divorce. Kaya ang payo ko po sa ating mga kababayang Pilipina, kung ang asawa niyo ay pinipilit kayong mag-divorce, doon po kayo sa contentious divorce suit. Yun pong isang side, hindi po kayo pumapayag. Huwag kayong sumama sa asawa niyo pumunta ng court na magdi-divorce. Kailangan pong mag-demand kayo ng karapatan ninyo. Humingi kayo ng pera, ng danyos. Kailangan mag-suporta yung anak, ang asawa niyo sa anak ninyo. Kung may property kayo, paghahatian ninyo, kailangan mapunta po sa inyo yun. Huwag ka pong iiyak-iyak dyan sa gilid at parang walang nangyari at uwi ka sa Pilipinas na wala kang dalang singkong duling. Huwag po kayong pumayag ng ganyan dahil nandito po tayo sa Turkey. Bigyan nyo ang ipaglaban nyo ang ating mga karapatan. Huwag po kayong pumapayag sa mga agreement nila na bibigyan kayo ng ganitong halaga lang, ganyan lang, tapos wala na. Huwag po kayong pumayag dyan. Mag-demand po kayo ng malaking halaga ng danyos kung kayo ay di-divorce ng asawa ninyo. Again, para sa mga kababayan natin dyan na may asawang Turko, pag nag-file po ng asawa nyo ng divorce, mag-demand po kayo.
huwag po kayong manghinaan ng loob dahil may karapatan po kayo. Pag hinila-hila niya po kayo dun sa korte, huwag po kayong pumayag, maghanap po kayo ng abogado ninyo na magbansa inyong kaso dahil hindi po talaga ma-approve yung divorce pag hindi po nag-grant ang inyong gusto. I have collected few questions about common questions about divorce in Turkey, and I will read it for you in English and a little bit of Tagalog. What are the grounds of divorce in Turkey? Adultery, maltreatment, unreasonable behavior, desertion, mental disease, and violence are among the grounds of divorce in Turkey. What are the types of divorce are available in Turkey? The consensual divorce and the contentious divorce suit are available in Turkey, according to the civil code. How can a foreigner get a divorce in Turkey? Foreign citizens relocated to Turkey can file for divorce in the home country, while the Turkish citizen will apply in the home country. If both spouses are from abroad, the divorce is concluded in Turkey. What will the court of law in Turkey established? The personal properties of the spouses, child custody, alimony, and the compensation will be established in the court of law in the case of divorce. What are the uncontested divorce agreement? The uncontested divorce agreement is the type of document available for the amicable divorce procedure in Turkey. When does a consensual divorce procedure applies? The partners must be married for at least 1 year in order to file a divorce. Why should I ask for the services of the lawyer in Turkey in the case of a divorce application? The legislation related to divorce might seem complicated to foreigners. Therefore, legal assistance offered by a Turkish attorney will prove extremely helpful. Ito po yung mga common question tungkol sa divorce sa Turkey. Paalala mga kababayan, mga foreigners dito sa Turkey, huwag po kayong matakot, manghinaan ng loob na takutin kayo ng asawa ninyo ng divorce. Okay. Mag-divorce, humingi po kayo ng danyos, ang tawag nila danyos. Huwag po kayong pumayag ng amicable settlement, humingi po kayo ng para sa inyo at para sa mga anak ninyo. Sa lahat po ng nanood ng video ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo sa topic natin sa araw na ito tungkol sa divorce dito sa Turkey. Lahat ng mga nanood ng video ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay, thank you so much.